ito na ngayon yung continuation ng vaccine or not natin. Napag-desisyonan ko po na magpa-vaccine na lang kasi ito ang kailangan ko eh, for protection din at saka sa trabaho. Kailangan. Kaya andito ako ngayon, magpa-vaccine. Samahan niyo ako guys ha. Okay, waiting muna tayo for 30 minutes. Tingnan natin kung magre-react. Pagkakalan po, ilagdag na tayo.
tayo, mag-inta po tayo ng paracetamol, pero every 4 hours na. Kanina pag kailangan mo na, dahil sa tayo. Kaya kamay na tayo, every 4 hours na. Tuloy-tuloy po siya kahit hanggang 3 days. Kasi yung side effect kasi ng mga ganda si AstraZeneca, tumatagal lang po 3 days siya. Pati yung pain sa braso, 2-3 days. So, tuloy-tuloy natin hanggang 2-3 days. Okay? Every 4 hours. Okay? Ayan, parang hindi na nagpapabalik-balik yung ganda na. Eh kasi tayo mga Pinoy, masakit man ang minutes. May lag na. Uminom ng paracetamol na wala yung lag na. Ang ginawa after 4 hours, dahil wala pa rin siyang lag na, hindi na siya uminom ng paracetamol ulit. Tama? Okay, inom daw siya eh. Wala na, nawala na. So, tagal ko ng 2 oras pa, after 2 hours ulit, bumalik yung lag na. Bakit? Kasi nawala na yung epekto ng gamot. Kaya bumalik yung lag na. Para maiwasan po natin yun, tuloy-tuloy po natin every 4 hours. Kaya po may every 4 hours. Okay? Malinaw po doon. Ayan. Pero kung meron na tayong nararamdaman na joint pain, muscle pain, yan, yung parang trangkasa na ang dalawa. Pwede na tayong mag-clanax. Di ba na tayong clanax? No. Yung clanax naman, uy, baka may ibang brand ka, yun na kasi hindi ako. Saka yun yung hinimong ko. Yan. Hindi ako bayan ni clanax, sorry. So yun, naproxen. Naproxen sodium. Kasi mas kilala mo yung clanax. Kasi clanax na si hinimong ko. Kaklanax naman, every 12 hours na siya. Okay po? Yan ako kasi nakadalawa lang. Kasi po okay ba? Ayan. Kasi meron na ako muscle pain. May tanong po tayo doon. Okay. Doon po sa may mga maintenance, mga nagpa-vitamins, mga may food supplements, okay lang, tuloy na lang po yun. Wala pong problema. Kasi kailangan niya po. Okay? Tapos, may tanong ako, sino po yung mga nanigarilyo? Meron po ba? Wala. Sige, baka mamaya kakabi pala yung nanay. Hindi makapagpag. Sa mga nanigarilyo po, 24 hours lang naman na bawal. Kasi iniwasan natin yung magkaroon ng chemical interaction si AstraZeneca. No, na pwedeng mag-cause ng pwedeng allergic reaction. Kasi diba, minomonitor natin dito ngayon, ino-observe natin kayo ngayon for 30 minutes. Kung magkakaroon ng early allergic reaction. Pero within 24 hours kasi, pwede pa may lumabas. Now, so kaya ganito, halimbawa nag-yosi ka, tapos nagkaroon ng allergic reaction, hindi na natin madedetect ngayon kung sino ba talaga yung nag-cause ng allergic reaction. Si AstraZeneca ba? O dahil lang dun sa chemical na na-introduce din sa katawan mo? Dahil lang may presence ka ni AstraZeneca, nagkaroon siya ng ibang meter. Okay, pumalinaw po tayo doon. Ayan. So, sino naman po yung mga nag-inom ng ano? Uwe. Nag-inom ng ano? Walang nag-inom ng ano? Mga tayo. Wala. Mapapainom kaya ako. Joke na. So, gano'n na. Malay mo nga naman kasi katabi yung nanay, hindi mapapag-out na nag-inom ng ano. So, sa alak naman, sa tustino, 2 weeks tayo hindi pwede mag-inom ng ano. Bakit? Kasi yung epekto ni Atak sa bakuna natin, nang pinapatay kasi niya yung bakuna, sayang naman po yung bakuna kung papatayin niya lang. Tama po ba? Sana binigay niya lang para natin sa iba. Okay po? Tapos, explain ko rin po yung card name mo. Sa likod ng card name mo, nakalagay kung kailan ang second dose. October 15 po kayo ng schedule. Lahat ng natukunahan today, October 15. Pero wala naman po sa mag-inom ng October 14. Kasi maganda po na tayo pagtatanggap ng bakuna, wala po tayong alcohol sa sistema. Okay po? Ayan. Tapos, ay may talag po ba doon? Wala naman. Baka makorek po yung sigma, kaya umapagawin. Ayan. So sa card natin, yun ba nakalagay sa likod, balik natin October 15. Yung mga
Padali na lang po yung card ninyo at isang valid ID. Okay? Yan. Pag walang card, walang valid ID, walang bakuna. Okay? Pakaingatan po yung card, huwag pong walahin, huwag sirahin. Kasi in the future, actually, hindi na in the future, ngayon pa lang. Ngayon kasi, ang hinihingi nila kapag kaluluwas ka ng probinsya, swab test. Tama? Pagkano swab test? 3,000? Huh? 4,000? 6,000? Mahal! Ngayon, present mo to. Wala nang swab test. Ito na lang. Pero, wait na. Ang valid lang, yung complete dose. Complete dose na ito. So, hindi pa ito valid, ha? Ayan. Tapos sa ibang lugar, check na din kasi yung mga bago kayo pumunta sa isang lugar, check na po ano yung requirements nila. Kasi may mga lugar na nanghihingi pa ng ibang requirements katulad na dapat may pa-appointment ka sa S-Pass. Online. S-Pass yung tawag nila. Minsan merong ano, sambales.ph. May ganon. Tapos nag-reply kasi sila, confirm na ang pointing mo, parang 3 days pa. So, siguro mga 1 week bago ka punta doon. Tapos sa double check niya, kung ang aking internet na tayo naman, kung ano pa yung requirements ng ibang lugar. Yung iba naman, gusto nila 1 month after second dose. Pagka 1 second na lang, ha? Kasi nahihirap yung nandun na kayo, tapos pauhingin kayo, hindi kayo papasokin sa boundary. No? Sige po, pag mag-abroad ngayon, kailangan mo. May tanong ka po ba? Wala. Sige, may tanong ulit na po. Sino po yung mga naliligo? Hulo! Hulo naliligo! Kasi, bakit ko natanong? Marami kasi nagtatanong. Sabi bawal daw kasing maligo pag nagpapakuna. Narinig niyo na ba yun? Urban legend na yun. No? Kasi ang sabi nila, pag nagpapakuna ka, tapos naligo ka, sasakit daw yung braso mo. Eh, di ba sabi ko unang-una? Sasakit ako. Ayun, sasakit siya. So, yun ba, wala pong kinalaman ang bakuna, kahit anong bakuna sa pag-ibig. Okay? May tanong ka po ba sila? Pa. Yes, ma'am. Pag na-allergy, anong gagawin? Ayan, pag nag-allergy, si allergy kasi yung ma'am sa nag-manifest sa'yo. Halimbawa, nag-nagdi ka. Halimbawa, uminit yung chan mo. Eh, nung muna ka, pwede tayo mag-citrusine. Parang ang drowsy. O, citrusine. Ayun, o, dimethydramine. Okay, nabibili naman din po yung... Kasi may kapibitamin, lumakitiman yung mukha niya. Pero, kapag ang naramdaman niya po, ay yung nahirapan kayong huminga. Takot na kayo sa ospital. Wala pong pwedeng tawagan. Walang pwedeng tawagan kasi di ba bisa sa ospital. Ay, tatawagan. O, di ba sa ospital mahirap din. Ganito kasi yun. Halimbawa, nahirapan ka kumina. So, mag-prioritization tayo. Anong mas mabilis? Pumunta ka na sa ospital o tatawag ka pa ng ambulansya para kayo mo kang pumunta sa bahay? Gusto ka ka ba na magdadala sa ospital? Patakbo na tayo sa ospital. Mas mabilis ko. Kasi yun ang severe na dapat natin i-watch out. No? Pag nahirapan tayo ang humina, takbo na tayo sa ospital. Huwag na po tayong tumawag ng ambulansya at maghintay ka para sunduin tayo, tapos tsaka pa lang tayo magpunta. No? Nagpapayo pa ng time yun. Tayo na mismo, tawag na tayo ng tricycle, diretso mo ko sa ospital. Tapos, nandun ka na, mas mabilis yung ako. Okay na? Kasi hindi natin alam kung na sasagma ako, makakano lang sa case nito. Kasi, medyo na siya. Kaya kailangan mo na kung mag-bronchodilator. Yung mga hirin-check na, okay yung hirin. Kung wala tayo yun sa mga tunda. Okay na? Patanong ko ha? Hindi naman naman po yung iwan sa ulo natin ng buko. At least may gamot naman, di ba? Ah, mayroon naman po. Pero sa ospital nga lang siya. Kaya kasi kailangan natin yung mga fast-acting na drugs. Oo. May tanong ka po ba? Wala na? Sige, kung wala ay si ma. Pagkain. Ayan. So far, wala naman po kasi na-communicate sa amin na bawal na pagkain. Malinan sa alak at sigurado. No? Alam po yung ilan na mama. Ang sabi, ano daw? Malalangsa. Seafood, no? Malalangsa. Sino po dito allergic sa seafood?
COVID, allergic ka naman sa Cipro. Allergic po nun, may AstraZeneca sa katawan. May AstraZeneca po sa katawan o wala. Kung allergic ka doon, allergic ka talaga doon. Alam mo. So, hindi mo nakakainin yun. Tama? So, yun lang. Wala po siyang kinalaman sa ngayon. Wala pa naman pinocommunicate sa amin ng activities. Zumba, gym, jogging. Pwede. Kung kaya mo. Kung kaya mo. Kasi diba sabi ko, kung sabi ko nga, una, sasakit yung braso mo. Posibilidad na magkaroon ka ng muscle pain at joint pain at lagnat. Kaya kung wala, kasi yung iba wala eh. Kung walang ganyan, pwede. Pero kung meron, maganda iwas mo. Yung mga nag-work tendo na, kung kaya nyo, go. Pero kung hindi nyo kaya, huwag, pahinga nyo na. Kasi, mas malaking porsyento ng mga nabaksinan ng AstraZeneca at nagpanikas ng mga gano'n. Okay po, may tanong ka po ba?